Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa Balatang YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na dyan with evidence. So ito pala ang latest trending news na inyong pag-uusapan ngayon at ating pag-uusapan ngayon at ichika mo ito sa mga friends mo na chismosa. Ay ito na kabibig, grabe. Balita-balita sa kanto sa mga solid at reliable sources. Nababasa ko sa mga social media post nila na sina First Lady Liza Marcos at Martin Romualdez ay nag-aaway na. Oo! Post ito na mga reliable source person. Oh, hindi ito scripted ha. Baka sabihin nyo closed door meeting. Hindi. Tapos, si Liza, kinampihan niya ang mga Duterte. Naku po, kabibig. Ito na nga ang sinasabi ko na parang nararamdaman ng mga Marcos na sila ang mas napasama. Oo, sila yung nasa taas, sila pa ang napasama. Eh yung gumagawa ng istorya, gumagawa ng action, ang nagpaplano ng action, yun pa ang tumataas ang ratings. Yun pa ang parang, pa-relax-relax lang. Pero yung mga crocs niya, sila yung ginamit para gantihan or maging magulo ang mga Duterte. Kaya ang isang chika kabibig, eto na. Eto na talaga kabibig, grabe. Grabe talaga, pasabog to. May nagagalit na ang pinsan ng asawa niya. Nako, eto na, eto na. Ito oh, chismis. I-share ko sa inyo ha. Baka kasabihin nyo, gawa ko ang chismis na ito. Chismis lang muna ito. Kung maniwala kayo, kung ramdam nyo na totoo, ito ang chismis. Yan. Galing kay Crisette Laureta Chu. Kita nyo naman dyan, o kay Crisette yan. Ichika ko. Disclaimer lang ha, kay Crisette to. Hindi, CCTO. My chismis from Adrian Pascual na may friction between the camps of the First Lady and Martin. Oh, may salpukan. Kasi friction is two objects that are crushing. Tawag ito, parang ganun ba? Ginigiit-giit. And when it giit siya, it will create, you know, fire. Hala! Away na to. So kayo, saan kayo, ano, Team Lisa or Team Martin? Team Butod or Team Tambaloslos, ay pumili kayo ng team. Ako ang magsasabi sa inyo, despite all the issues, Liza Marcos is a much, much, much better person than Martin. Look! So mas mabait pa daw itong si Liza Marcos kumpara kay Martin Romualdez. Uy! Talaga? Eh si Liza Marcos mahilig na naman naman yung tumakbo. Tapos, if it was her and BBM and Martin didn't intervene, hindi ganito. It's Martin who is the root cause of everything. Hala? My prayers will be answered if Martin's power is diluted by this admin. May BBM have the courage to neutralize Martin. That is all. Oh, so pasabog talaga itong issue, itong chismis na pinag-uusap-usapan niya sa social media na may girian, na may friction between Martin and Liza Marcos. Oh, ito pa, hanapin pa natin kabibig ha. Ito pa oh. Ito na ang iniintay natin mga friends. Sabi na mga tools of destroying the enemy cannot come from you. It will come from the enemy. Go, madam. Visit talaga. Go, madam daw. Go, madam. Oh, ako, ano paano naman yan? Kung gano'n, kung nagkagalit-galit sila, baka naramdaman ni Liza at ni Marcos na sila lang ang binubula-bula. Di ba? Sila lang ang pinuping-ping-pong-ping-pong ba? Totoo kaya yung chismis na yun? Ito pa, kabibig. Ito ha. Ito pa. Reflection daw. Pangalawa, i-share ko lang sa inyo. Kasi gusto ko lang kayo nakakaalam din sa mga latest trending news. Bale, i-share mo sa mga friends mo para hindi rin huli ang mga friends mo. Ito oh,
One issue, according to Adrian Pascual, is that BBM and Lisa do not want the Dutertes to be attacked. Oh! Ayaw pala ng mga Marcos na i-attack, ang mga Duterte. Eh. Di ano nangyari kung in-attack nga ang Duterte? Oh, ano nangyari kay Tatay Digong? Ay, sinugod ang Senado. At dahil sa pagsugod ni Tatay Digong ang Senado, inabulgar lahat. Hindi mas minahal ang mga Duterte. Mas lalong nawala sa limelight ang mga Marcos. Mas lalong pumangit ang mga Marcos. Lalo na nagsalita si Colonel Grijaldo, mas lalong pumangit ang Quadcom. Balita-balita pa daw na ano daw eh, ang tawag din dito, demolish na yung Quadcom na yan. Or at least not as much because it doesn't make sense for them to guess who is behind the daily attacks on Duterte. Oh, sino pa ba? Sino pa ba ang nasa likod ng pag-aatake sa mga Duterte? I think ha, feel ko talaga yung medyo misunderstanding between First Lady Liza Marcos and Sara Duterte, biglang lumaki lang yan, baka may sumulsol or baka may nag-send ng chismis ba na, uy, alam mo, Lisa, ito yung sinabi ni Inday. Uy, alam mo, Inday, ito yung sinabi ni Lisa. Eh, knowing Inday na strong talaga yan, knowing Lisa na, you know, motherly instinct, alam mo na, poproteksyon na niya ang kanyang asawa, eh baka misinformation ang nakarating kay Lisa Marcos. Diba? The person, this country, even the U.S., need to reign in is Tambi. The problem, Tambi is fighting for his future plans. The Marcoses just want to keep the peace because after all, president na sila, it won't benefit them na magkagulo kasi naman mawawala. Pero si Tambi, talagang tambalos-los. Naku, mga bibig, totoo kaya itong mga chismis-chismis na ito? Naku, paano yan? If kung magkatotoo yan na nag-away-away na, oh, tingnan nyo. Sana daw si BBM ay may lakas na loob na ano daw na dito yung kapat yung ano niya ba, yung kasin-kasin niya. Ito oh, kung ako ang presidente, di ako papayag na isipin akong weak at manipulated lang ng pinsan ko. Kung ako lang, sino siya para sirain legacy ng nuclear family unit ko para sarili niyang ambisyon? Kung ako lang, lalaban na ako. Sabi na isang netizen, tama, nakaka-insulto kaya na sabihan kang weak president at lalo nang hindi marunong maging presidente. Wala kasi yan sa fluent mag-English or binabasa mo lang din naman. Dapat ngayon ipapakita ko sa pinsan ko na ako ang pangulo, ako ang nasusunod. Dapat yung bigas na pamimigay doon, Vangag Rice, hindi MR. Diba? At nag-post din si Sas Rugando Sasot. Sabi ni Sas, the Lisa Marcos and Martin Romualdo showdown is the one I am waiting for. Popcorn. If I were Lisa, we should make BBM endorse Risa Hontiveros in 2028. Ay, magkagulo. Diba? Halerky naman yan. Anong nangyari? Parang iba na ang nangyayari ngayon. Naku po, eto na ba? Eto na ba ang simula ng pagkagulo-gulo ng Marcos and Romualdez? Naku, chismis yan ha. Baka totoo ang chismis na yan. Eh baka kabibig, drama-drama lang yan para ang mga tao makuha ang atensyon at maawa sila kay Liza Marcos. Depende ng kabibig, depende sa inyong pag-understand, pag-analyze sa situation. Pero ano eh, ramdam ko talaga meron na eh. Kasi parang more on the negative ano effect eh. More on the negative effect na ang nangyari ngayon eh. More na people don't like Marcos na eh. Yeah? And tapos if people don't like Marcos, anong rason? Because Romualdez, kasi si Romualdez parang siya na ang pangulo. Si Romualdez kasi yung mga kongresista niya parang inaatake ang VP natin. Parang kawawa ang VP niya. Walang nag-depende sa kanya. Oh. Tapos ang mga tao lang ang nag-depende kay VP. Tapos yung presidente walang pakialam sa VP. Oh. So, sino ba ang masama? Di ba ang presidente? Oh, di ba? Ganun mga kabibig. So, si Romualdez, wala lang. Pero ang napasama, ang presidente. Di ba? So, kung ma-impeach si VP Sara, depende na kung, for example lang ha,
may plano na talaga ng i-impeach. Kung ma-impeach si Bibi Sara, eh baka si Martin ang susunod. So, may papalanuhan na naman ni Martin na mawala si Bongbong. So, sino ang presidente? Siya? Diba? I don't know. Mga kahaka lang ito, mga kabibig pa. Mga imagination, wild imagination lang ito, mga kabibig. So, ano ang iyong opinion tungkol sa chismis na kalat na ngayon na may fraction? Fraction daw. Oo. Fraction between Martin and Liza Marcos. Oh. Ito pa. Ambisyon ni Martin na tumira sa palasyo. Let's not make it happen. Ito pa. Their foreign political advisor daw, sabi daw po to stop the plan on Duterte's because mas nagiging adverse and effects result. But Martin does not want to follow the advice. Hala? O meron palang foreign political advisor si Bongbong? Nako. Nako. Oo nga eh. Nakita naman nila, no? Grabe yung epekto, no? Mas lalong mapasama, mas lalong maapektuhan si Amy Marcos na tumatakbong senador. Diba? Mas lalong naramdaman ng tao na never again the Marcos. So, sino magsasuffer? Si Amy Marcos, yung political career niya, kahit ano pang gawin ni Amy Marcos pagbangon sa pangalan niya, nadungisa na kasi ni Baby M. Oo, marami nang ayaw sa kanya. Hindi na nga makapatong sa top 12. Kung makapatong sa top 12, either 11 or 12 or 10. So that 9, 10, 11, 12, pwede pa yung mawala sa listahan. At umiingay ngayon ang PDB laban ng mga senatorial candidates at ng mga independent candidates. So, nakikita nga nila kung ano ang magiging epekto nito. Diba? Kaya nga, their foreign political advisor sabi daw to stop the plan on the 30s because mas nagiging adverse ang effect. Results. But Martin does not want to follow that advice. O di si Martin na ang pangulo. Diba? Si Martin na ang pangulo. Kasi, sino ba si Martin? Speaker lang naman siya. Uy, katibig, huwag mong ilang lang speaker. Sila ang nagdadala ng budget sa gobyerno natin. Posible, di ba? Kung paano na yan, katibig, kung mangyayari yan. Naku, kawawa talaga ang mga Marcos. Baka mangyari second time around because of Martin? Mapalayan sila sa palasyo. Kasi ang nakikita ngayon, mas lalong gumaganda ang imahe ng mga Dutertes. Mas lalong marami ang nakipasimpatya sa mga Duterte. Mas marami nagsasabing, mas maganda panoon ni Pangulong Duterte ang panahon na yon. Safe kami. Kumpara ngayon, nagsilabasan na ang mga maliliit na demonyo na sumisinghot ng hanging utot galing sa demonyo. Eh, ang tao ang naka-experience, ang tao ang nasa field. Diba? Eh, yung nasa gobyerno natin, paupo-upo lang sila sa aircon, sa aircon na sasakyan, ramdam ba nila ang paghihirap? Hindi naman eh. Sabi pa nga ni Abante na yung pagiging pusher sa droga, isang trabaho. Diba? Shocking lang yun. Ha? So yun lang mga kapibig ng ating latest debak-lebak for today. Do you think merong fraction or bangayan-awayan between Liza Marcos at Martin Romualdez? Ano kaya naging epekto nito ni BBM? No? Kung ako si BBM, no, magpaka-pangulo ako. Kung ako si BBM, no, I'll make a move na makipag-usap sa vice presidente. Be a gentleman. Be a gentleman president. Usapin niya, tanungin niya kung anong problema. Baka maremedyuhan pa ito. Baka, para sama-sama tayong babangon muli. Kung meron pa ba? Sabi na isa niya. Hindi na kami, never again. Sabi ni Sarah, never again. Kami din, never again na din kami. Oh. Yun kasi, ang mga tao, mas maraming naniniwala kay VP Sara. Lalo na kung i-fact check ang mga sinasabi ni BBM sa isang bagyo. Lalo sabi nila, tama si VP Sara, hindi marunong maging presidente ay nakaupo ngayon. So the more, sige, siraan nyo pa. Siraan nyo pa ang mga Duterte. Oo. Akala nyo kasi, weak na ang mga Duterte. Sabi kasi na ibang panyalista, loyalista. Ang alam nyo kung sino ang weak, ang mga Duterte na ang weak ngayon, ang strong now ngayon, ang mga si BBM. Eh, kumusta ba? Talaga bang weak ang mga Duterte? Eh, bakit
nang pumunta si Tadaligong Senado, kinakabahan lahat. So yun lang kami big. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time.